Ayan, good morning. Ako nga pala si Chief Joel. Nandito tayo ngayon sa Autokid Service Care. Topic natin ngayong umaga is brake system. So, paano ba nagpa-function yung brake system? Turo ko sa inyo ano yung mga component niya kailangan nating i-check lagi sa ating sasakyan. So, tara, samahan niyo ako. Check natin yung unit na to. Sa unit natin, sa brake system, explain ko lang, meron dalawang klaseng brake system. Yung isa, fully air brake, and yung isa, fluid type. Itong unit natin ngayon, fluid type to. So, check na natin muna yung fluid kung nasa level pa ba. Okay, tara. Ayan, nasa level pa naman siya, naka-max. So, yan, pagka yan mga sir, nagbawas, so possible po na merong leak na yung ating brake system. Paano ba natin malalaman na yung fluid is okay pa? So, gagamitan natin yan ng tester. Naka-battery. Yung fluid po natin contaminate na. May possible na siya mag-stack up na yung mga cylinder kit neto or yung caliper. So yan, kailangan natin buksan yung caliper tsaka yung cylinder. Baka mamaya nag-stack up na kasi nagkukosto ng pag-stack up ng ating brake system. So tara, samahan nyo ako, check natin, linisan natin, tanggalin na natin itong mga fluid, drain na natin lahat para malinis natin yung brake system. So tara, samahan nyo ako. Ito po yung mangyayari sa ating rotor disc kapag may contamination na yung fluid natin. So ayan, may papansin nyo, lumalim na siya. Lumalim na po yung kain ng brake pad. Dahil po yan, hindi kaagad nakakabalik tong piston. So kailangan talaga natin malinisan to. So ayan, kalasin natin to. Nakalas na natin, pinasok na siya ng tubig din, pinalawang na. So yung caliper, stack up na to, gagawin natin ito, papakalas natin to, papalitan na natin to ng mga caliper kit para maging fresh siya ulit. Mga sir, napaka-importante rin po na itong oil seal na to. Ito po kasi nagsisealed ng gear oil. Pag ito, nag-leak na siya, papasok siya dito sa brake system sa loob. So, magkakause po siya ng loss brake. So, pag napansin nyo po, humihina yung preno. Check nyo po kaagad itong oil seal. Baka mamaya dahil lang po sa gear oil na pumasok sa loob ng brake. So, tara, papakalas natin to. Titignan natin kung pumapasok ba yung gear oil sa loob. Yan mga sir, nakalas na natin, nakita natin, hindi naman siya pinasok ng oil. Kita lang natin, sobrang dumi na. Tips ko lang sana, every 3 months, nabubuksan po natin yung brake system para nalilinis natin, para maiwasan din po yung mabilis na pagkapudpud ng mga brake pad. Once a month, sana nabibleed natin yung fluid neto para maiwasan natin yung fluid contamination. So yan, palinis muna natin to, drain na natin yung mga fluids. So yan mga sir, bleed muna natin siya, tanggalin natin yung mga maruruming fluid. So yan mga sir, na-bleed na natin siya, so lagyan na natin siya ng bagong fluid ngayon. So tara, lagyan na natin. Yan mga sir, napalitan na natin siya ng fluid, then mga damaged parts niya, then nalinisan na rin natin yung brake system. So test drive na natin kung ano yung improvement. So tara, samahan nyo ako, test drive natin. So yan mga sir, mas okay na yung preno, mas talagang kapit na kapit na siya. Konting tapak lang, talagang kumakagat na yung brakes. So good na to, parilis na natin tong unit na to. So yan, na-test drive na natin siya, good condition na yung brake system niya. Kung meron kayong problema sa mga unit nyo regarding sa brake system, pwede nyo dalhin yan dito sa Autokid Service Care. Kung meron kayong question, comments, pwede kayong mag-comments dyan sa baba. So yan, maraming salamat po sa inyo sa panonood nyo ng video ito. Sana kahit sa simpleng bagay lang makatulong po kami sa inyo. So see you in next videos.